Hello, Carolas! Mabuhay! This is Geisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po ngayon lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mong oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta at hindi nyo ako pinapabayaan. Umabot na tayo ng more than 9,000 subscriber. Thank you so much. Sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Geisel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Intro, pasok! Hello, mabuhay! Ay, grabe. Ngayon ay pag-uusapan natin ngayon ang review and analysis natin sa naganap na Miss Universe Philippines Quezon City. Pag-usapan natin lahat ng mga dapat natin pag-usapan dito sa Miss Universe Quezon City. Kasi marami akong hanash. Diba? Hindi lang doon sa mga nanalo, kundi mga contestant. Basta sa lahat ng pageant ng Miss Universe Quezon City. First natin muna pag-usapan, Kalokan. Stage. Knowing na ang Quezon City ang isa sa pinakamayamang syudad sa Pilipinas. Pero oh my gosh, yung stage, ano yun? Stage ba yun ang pinakamayamang syudad? Bakit ganun? Bakit ang daming kortina? Tapos yung kortina, LED ang liit. What? Walang budget eh. Walang budget talaga. As in, oh my God, mapapaganon ka na lang. Sana naman sa susunod na edition ninyo ng Miss Universe Philippines Quezon City ay ganapin naman ninyo sa mga malalaking lugar, mga sa stadium o kaya ayan Amoranto Stadium, kung according niyo Araneta Coliseum o kung my God, ang alam ko kasi okay naman, bongga naman yung mga sponsor eh. May mga pa-crimsel kayo, may mga pa-anlin at kung ano-ano pang mga sponsor, kung ano pa. Basta mga bongga yung sponsor. Pero kung hindi ko kinaya yung stage, pang barangay be. Mas maganda pa nga yung sa barangay, maraming taong makakapanood. Kasi nga, ang ingay-ingay, tapos sa stage talaga, as in sa covered court talaga, my God, ito, kalain mo naglalama yung mga tao. Kasi may mga pa-cortina, pangpatay pa yung design. Parang pili mo na sa St. Peter ka. Nakakaloka. Yun lang yung mahanas ko sa stage. Diba? Hindi lang sa stage. May hanas ako sa singer. Ang yaman-yaman ninyo. Nakakaloka. Kukuha kayo ng singer na hindi kilala. Mabuti pa yung prelims. Ang ganda ng singer doon. Bongga, panalo. Eh, dapat pinalit na lang ninyo ang eksena. O, diba? Hindi ko ma-imagine yung singer. Sino yun? Nung kanta nun? Sikat ba yun? Kilala ba yun? Mga ganun. Mapapakaganun ka talaga. At least nung prelim, si JM Yusores. Bongga ang eksena. Talagang, talagang pangabog. Talakpakan doon nung prelims. Pero yung finals, be, puriaga ba, ano? Talaga ba? Hindi naman sa pag-aano, ha? Yung quality ng singer, o, diba? Sana naman binonggahan, o, diba? Bongga ngayong prelims ninyo. Tapos, etong ano, kudos naman doon sa mga pre-pageant ng Quezon City. Okay naman. Yung tuwang-tuwa naman ako doon. Hindi ko lang talaga in-expect yung finals. Eh, ganun yung resulta. Ngayon, punta naman tayo sa contestant. Dami kong hanas dito. Nakakaloka talaga. Knowing Quezon City, ha? Doon ako tumira ng almost half of my life. Dami kong nakikita magaganda. Mga estudyante, powerful, kabog, imtsera. Basta sa mga universities. Nakakaloka. Ang gaganda. Pretty. Pero yung nakita ko kahapon, magaganda naman yung girls, hindi ko naman hindi ko naman nilalait yung ibang girls na magaganda. Pero yung quality baga na sinasabi, wow, Quezon City to, isa ka sa pinakasikat, the city of star. Pero Diyos ko, city of what yung nakita ko kahapon sa mga contestant. Si Miss Katipunan, I love her, but nakakaloka, maganda naman siya, pero parang buong edition, parang pinabili lang siya ng nanay niya ng toyo. Tapos, oy, sumali ka nga doon sa Miss Universe Quezon City. Parang ganun lang yung arrive niya, be. My God. Hindi ko naman inaano yung ano, ha? Hindi ko naman inookra yung pagkataon ni Miss Katipunan. Pero, purya gaba naman. Wala talagang ano. My God, yung Miss Universe Quezon City, wala man lang.
Caloka. Hindi mo na pinabongga. Ganun lang yung contestant. Sana next time, bongga na para hindi mahanas. Punta tayo sa prizes. Walang prizes. Ang daming Caloka talaga. Naiintindihan ko yung mga prizes doon sa mga special award. Pero sa winner, parang, ano yun? Pang barangay ba to? Di ba, Quezon City to? Pang barangay ba ang ano? Bakit? Yun, nalulungkot ako sa part na yun. Kasi, parang pinag puchu-puchu na ngayong contestant, puchu-puchu na ngayong stage, puchu-puchu na ngayong singer. Tapos prizes, wala man lang bawi, be. Hindi ko naman sinano kasi nakita natin yung Miss Universe Cebu na talaga lang naman nakakaloka. Ang lalaki ng prizes. Pati yung Miss Universe Cagayan de Oro, Miss Universe Bohol, basta lahat ng mga Miss Universe, panalo yung mga prizes. Dito sa Quezon City, wali. Nakakasama ng loob. Sino ba naman yung sasaling maganda at makabonggang kandidata kung walang prizes? Nakakaloka. Wala man lang kayo pa-impress. Puro pa, Diyos ko, nakakaloka. Host! Okay. Wala akong problema sa host. Magaling. Wala akong problema. Okay naman yung duration hanggang saan. Maganda yung pacing ng eksena. Maganda yung pagkapahost na. Wala akong masabi. Ito, yung Q&A, yung bongga. May initial interview, mga eksena. Ang ganda nun, na puro Tagalog. Ang say sa feeling. Tapos may final question sa top 5. Yung mga iba't ibang mga security guard, mga kung ano-ano pa yung nag-interview doon, mga Tagalog. Ang ganda. Ang ganda ng pakulo ninyo sa interview. Amazing. Sana tuloy-tuloy yan, mga ganyang level. Ha. Yun ang dapat ituloy-tuloy ninyo. Magandang mga Q&A. Magandang pakulo sa Q&A. At saka yung Q&A mismo. Ganda. Ang ganda. Talagang makikita mo naman doon sa quality ng mga girls na kaya naman nila makipagbardagulan talaga when it comes sa sasagutan. Sasagutan talaga kaya. Hindi ko naman minimenos yun sa inyo. Magaling kayo doon sa pagpili ng mga girls na kumabog naman when it comes sa Q&A. Talagang, nanloka lang talaga ako sa part na yung mga girls sa Quezon City, magaling sila mag-English pero mag-Tagalog, nakakaloka, hindi marunong. Yun lang yung nakakasad part doon. So, at least, congratulations pa rin ng bonggang-bongga. Kung baga, ibig sabihin, nahasa na talaga sa training yung girls when it comes sa pagsalita ng English. Pero sa Tagalog, nakakaloka. Hindi nila makompose yung sarili nila at magsalita ng Tagalog. Sana naman, ganun. Pero, kudos kay Lorraine o Jimba. Talagang Tagalog niya, matatas na pananagalog, ay bonggang-bongga. Sa pag-guest nila at sa pag-corona ni Beatrice Luigi Gomez at saka pag-sash ni Gazzini, ganun, amazing. At least nakuha ng Quezon City yung Gazzini at Beatrice. Diba? Yung Cebu, hindi nila nakuha yan sa kanilang coronation night. Pero yung Quezon City, napapunta ninyo si Gazzini at saka si Beatrice. Panalo. Pero kudos sa pagmumukha ni Beatrice. Puro gamba. Nakita ko na sa personal si Gazzini, napaka-diyosa. Pero kagabi, niliguwak lang siya ng ngiti ni Beatrice Luigi Gomez. Amazing! Talagang iba yung aura ng Beatrice Luigi Gomez, no? Talagang hindi mo talaga mapapa... That's why she is top 5 sa Miss Universe 2021. Kasi aura pa lang niya, ngiti pa lang niya, talagang captivating, amazing. Talagang one of the best na Miss Universe Philippines na ipinadala natin sa Miss Universe competition. Kaya, Beatrice Luigi Gomez, I love it. At I love din kasi Gazzini Gananos kasi sobrang ganda at sobrang diyosa niya talaga in person. Ngayon, yung buong duration ng pageant ay okay naman. Yun na nga lang talaga yung hanas ko, yung stage, yung singer, contestant, yung production. Kaloka yung production. Hindi ako natuwa sa mga pa-eksena nila. Pero wala naman tayong magagawa doon. First ever nila to. So, bigyan natin ng benefit of the doubt. Sabi nga nila. First ever nila to. So, sana next year, pasabog na. Hindi na yung putyo-putyo. Kasi knowing Quezon City, mabuti na lang nakapili kayo ng bonggang winner. Congratulations, Lorraine Ojemba. Amazing. Talagang ibang klase ang winner ng Quezon City. Alam mo ba yung kung when it comes sa sagutan ay direct to the point, kumukuda, pak, para kang hindi na siya humihinga. Nakakaloka. Talagang pumapasok sa mga utak mo, sa kaloob-looban ng utak mo yung mga sinasabi. Ganun siya ka-relatable. Ganun siya ka-bongga. Ganun ka-masustansya yung mga sinasabi niya. Ganun siya kung sumagot, direct to the point.
on the spot, direct to the point, talagang papanain yung puso mo kung sumagot ka. Nakakaloka, amazing, amazing performance, Lorraine Ojimba. At talaga lang naman yung support ako sa'yo ng bonggang-bongga. Ito talagang 100% na talaga. Nakakaloka. Masaya yung naganap. At obviously naman na si Miss Lorraine Ojimba ang namumukod-tangi doon sa contestant nila. So, totoo lang. Kung hindi siguro nanalo si Lorraine Ojimba, lalo akong magwawala. Pero nanalo siya. Congratulations. At talagang pinatunayan lang ng Quezon City na may ilalaban sila sa Miss Universe Philippines. So, ayun lang yung mga hanas ko at saka yung mga review and mga analysis ko sa mga sa nangyaring pageant ng Quezon City. There you go, guys. Maraming salamat. This has been Geisel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam. Outro na pala. Pasok.